Hey! Tambala na! At eto na sila, ang nag-iisang masugid na tagahanga ni Nicole Yala. Chris Chuper! Kasama ang nag-iisang diehard fan ni Chris Chuper. Nicole Yala! Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Magandang morning, Luzon, Visayas, at Mindanao, Metro and Mega Manila. It's a happy Lunes. I'm sure nakatulog yung marami nating mga kabisyo weekend. Uy, sana nakapahinga kayo. Nakatulog, Nax, walang utang. Ang sarap ng ganun, no? Ang sarap! Wala ka iisipin babayaran. Alam mo, partner. Wala kang atraso. Koreka. Kung halimbawa, ikaw yung tipong may utang sa credit card. Mm-hmm. Tapos, ang nababayaran mo lang is the minimum amount due. Mm-hmm. Technically, hindi mo nababayaran talaga yung utang mo eh. Totoo yan. At dahil dyan, hindi ka makatulog sa gabi. Diba? Kaya kung wala kang pagbayad ng credit card... At gusto mong matulog ng gabi, huwag ka nang kumuha. Oo, wala kaya. Ka naman pambayad. Ang credit card, parang kasalanan yan, partner. Ay, bakit? Eh. Oo. Ano ngayon, enjoy today, sacrifice later. Di ba kasalanan, nag-enjoy ka sa kasalanan mo ngayon. Pero ang singil karma, sa'yo, yan. Ang singil, di ba? Parang ano, katulad ng pag-inom mo. Yan. Ang credit card ay parang pag-inom. Diba? Bakit? Nag-enjoy ka sa pagwalwal ngayon, di ba? Bukas hangover. Yan. Nako. Sa susunod na mga araw, masakit sa katawan, tama. Masakit sa liko. Masakit yan. Sa ulo. Oo. Di ba natatuan ka na ng sakit? Tama. Yung atay mo, delikado. Alam mo, kabisyo, yung credit card na yan, hindi naman kami against dyan. Oh. Kasi, dahil sa credit card, marami ang nagkaroon ng kanilang mga pinapangarap na mga gamit sa buhay. So, it's good. Marami mga businesses ang nabuo dahil meron silang credit. Tama. Ang di lang talaga maganda sa kanya is, una, nagigikang, kung di ka marunong mag-handle, nagigikang mayabang. Tama. Swipe ka ng swipe without thinking. Alam mo yung mayabang ka na parang, installment. Kaya hindi ko naman, to. Oo, hindi naman, maramdam yung gastos correct. Eh. Pero halimbawa, apat na beses kang nag-swipe na installment. Ang installment, kunyari, tigto 2,000 for 6 months. Pero apat na beses, di 8,000 yun. Nako. Na utang mo per month. Nako. Eh kung minimum amount due lang na kunyari, let's say 600 or 800 ang babayaran mo, meron ka pa rin utang na 7,200. Nako, at kung madami-dami na, nahihirapan na ako yung compute eh. At habang hindi mo nababayaran yung principal amount na 7,200, yung pinaka-utang mo talaga, palaki ng palaki ang interest niyan. Kasi binabayaran mo lang yung minimum amount eh. Tama. By the 6 months, kung kailan, halimbawa, tapos mo na dapat bayaran. Oo. Buti sana kung 6 months lang. Kaya nga. Paano kung payable within 2 years? Or 2 years, 36 months. Nako, diba? Mahaba. Diba, before you know it, ang laki-laki na niya. Nako. Tapos, ang kaakibat dyan sa kayabangan, yan, una, yun ang mahirap, magiging mayabang ka, swipe ka ng swipe kahit hindi ka naman handa. Eh. Ang kasunod dyan, dahil baon na baon ka na sa utang, nagiging sinungaling ka. Alam na alam kasi namin yan eh. Bakit? Sasabihin mo yung telephone number ng kumpanya mo. Pero tuturuan mo yung sumasagot na telepono na. Pag tumawag sila, wala ka. Sabihin mo, hindi na po dito nagtatrabaho. Ay nako, sa madaling salita, ang sarap po talaga ng nakapag-rest ka kasi wala kang isipin. At kung isa sa mga isipin mo noong nakaraang weekend is yung mga utang mo, siguro it's about time na mag-isip ka na rin on how to handle your money. Mag-isip ka na rin kung paano magtatago. Well, it's an option. It's up to you. Pero hanggang kailan ka magtatago? Tama. Diba? Ako, delikado yan. Yung sinasabi namin, mga kaibigan, wala namang masama sa credit card. Of course not. Pero walang kung masama, alam mo sa sarili yan. Mo, na ikaw yung tipo ng taong walang kontrol sa paggastos at ikaw din yung tao na irresponsable pagdating sa pagbabayad ng utang. Yan. Diba? E, iwasan mo na magkaroon ng ganyang klase ng bagay kasi ikapapahamak mo lang din yan sa bandang huli. Oh. At ang bottom line dito, kagaya ng pinag-usapan namin kanina sa intro ng tambalan, baka hindi ka na rin makatulog. Yan. Kasi at ayaw namin yun, mangyari yun, diba? Yung ang ganda nga ng cellphone mo pero ang laki ng eyebags mo.
'Di ba? Ang ganda nga ng na mamahalin nga yung mga damit mo, 'di ba? Pero tuyot ka naman kasi hindi mo malaman kung paano mo babayaran ang lahat ng ito. 'Di ba? At ayaw namin mangyari 'yon sa iyong kabisyo, 'di ba? Ako hindi daw ako nakatulog kagabi kasi inisip ko, bakit may tubig yung loob ng nyo? Ganun. Yes. Kaka-masters ba yan? Nakakabaliw. Isipin mo buti sana kung ganyan iniisip diba? Mo. Eh kung ang iniisip mo, at saka alam mo, babalik tayo sa credit card partner ha. Alam mo, ano yan eh, parang partner, ano, makinig ka dito ha, parang 10 years bago mabura yung ano mo. Isipin mo yun? Natandaan mo yung dati, may ganyan. Kunento ko na to dati partner, may nung bata pa ako, tapos... Hindi pa ako taga Love Radio. Tapos nagkaroon ako ng credit card. Tapos yabang-yabang ko, nililibig ko lagi yung pamilya ko sa mga fast food. Swipe-swipe lang eh, madali lang eh, diba? By the time na ano, na singilan na, nasa 20,000 na yung ano, yung utang. Ala. Eh wala naman akong ganung pera nung araw. Diba? Din, that time, kung 10 years ago or 20 years ago yan. Grabe ka sa 20 years ago. Mga 15 lang, oh, ganun, oh. 'Di ba? Malaki na, malaking ano, value noon. Oo, oh, 'di ba? Ang hirap bayaran kung ganun kalaki 'yun. Tapos ang nakakalurky doon, eh di tinakasan na. Oh. Hindi ko na binayaran. Oh. Napag-alaman ko na may ano ka diyan, parang naka-blacklist ka for a while. Naku, kaya pala may naghahanap sa inyo ng isang araw dito. Wala na, tapos na partner. Bayad na ang lahat. 'Di ba? Hindi for a while na kung kailan gusto mo na mag-apply, ready ka na. Maaaring hindi ka i-approve kasi correct. Meron kang parang previous na ano na may bad na history ka. Oo, may bad record. Oh, yun, wala lang. Ang sinasabi lang namin, kung hindi mo handang pasukin ng isang bagay, wag na muna. Naku, yun, maging ano tayo, maging responsable. Oo, halimbawa, kukuha ka ng credit card, wala kang pambayad. Ang yabang-yabang mo, bilhin ka ng kung ano-ano, pero at the expense of hindi ka nakakatulog sa gabi. Tama. 'Di ba? Lagi ka may tinatakasan pag may tumitingin sa'yo, feeling mo naniningil. Ganun ka. Tama, hinala ka sa mga tao sa paligid. Ganun ka nakapraning. 'Di ba? Oh, is it worth it? Naku. I don't think so. So isip-isip lang din to handle your finances. Correct. Lalong-lalo na kung halimbawa ang pera mo ay saktuhan lang. Mm-mm. Of course, okay na mag-indulge. Ibig sabihin, syempre, deserve mo sarili, naman yan. Pagbigyan ng sarili. Pag-enjoy paminsan-minsan. Naman, pero tama yung word na paminsan-minsan. Mm-hmm. Wag lagi. Kasi hindi mo naman na, maski nga yung mga mayayaman na talaga partner, di ba? Mm-hmm. Hindi naman lagi silang sobra-sobrang mag-indulge. Correct. Marunong sila mag-control ng finances nila. Correct. Tayo yung palibasa sa kasi tayo makakita dumaan sa mall. Yan. Yan. Wala, kakain lang ako. Oh. O kaya mag-window shopping, eh nagustuhan mo yung nadaanan mong damit. Ayan, diba? Na. Yung sapatos na nakita mo, gustong-gusto mo na siyang bilhin. Oh. Eh, yun nga, may dalhang credit card eh. Diba? Ay, credit yabang, card, suswipe ko lang to. Diba? Hindi maramdam yung gastos eh. Tama. Umuwi kang masaya, pero pagdating ng katapusan, diba? Nanga ka. Gusto mo yun? Ayaw natin yun. Tama. Oh, so ano, be careful po. Gusto po namin na kapag ka nakaraan ng weekend eh talagang nakatulog na mahimbing, sarap noon. Nakapag-rest na maayos kasi nga naramdaman mo na wala kang problema, wala kang issue kasi wala kang utang. Yan. Tama ka diyan. Sana kagaya ka rin ng mga iniisip namin kapag ang dahilan ay hindi nakakatulog. Yan. Bakit ang daming butas ng Skyflakes? Bakit hindi mapaghiwa-hiwala ang 3-in-1 coffee? Ang iniisip namin. Pasensya na po. Epekto lang po ito ng puyat. Yan, pagod po. Pagod. Pollution. Sobrang pollution. Kaiisip. Yung tipong nakatulog na ako, tapos bila ako may isip, bakit nga kaya may tubig yung buko ng nyog? Kasi partner, may answer ako dun. Ano sagot? Hindi ka rin nakatulog, sinag-isipan mo rin to, no? Oo, inisip ko kung ano yung ibig sabihin mo ng buko ng nyog. Inisip ko, partner, okay ka lang ba? Pili ko nga hindi na okay, ako okay eh. Okay ka pa ba, partner? Sabi ko, bakit? Masyado ka ba maraming iniisip? Salata naman, di ba? Hindi, kita ko sa wrinkles mo sa face. Yung mapikit na ako, bigla ako naisip. Na-realize ko nga kagabi, partner, magka-message na alas 12, nagbabasa ka, no? Hindi naman sakto. Nanonood ako ng ano, scandal. Sabi ko, alas 12 na, nagme-message pa kami. Eh normally, 8 p.m. ang tapang pa kaming dalawa. Sabi ko, ba't kaya? Nagbabasa kasi kung nag-aaral ako eh. Hindi, tulog na yung mga tao sa bahay. Oh, kaya nga, this is the time.
Panood na. Hindi na mabagal ang internet. Manonood na. Kasi hindi na ba, wala nang ka-share sa internet. Yun lang naman yun, di ba? Ano yung panood mo? Ano? Basta mga something educational. Yan. Tinuturuan ka ng mga tamang... Ako nakakalurk. Oh, hindi nakakapraning pala yun, no, partner. Magbabasa ka na madaling araw. Ito, nakakapraning siya, partner. Na nakakaduling. Oo, tapos, kaya... lalo na, partner, libawa, yung katabi mo, lahat tumihilik. Tapos, ako na... Ano, diba, sarap-sarap nila matulog, tapos ikaw, ang sakit-sakit ng tiyan mo kasi iniintindi mo yung binabasa mo. Sabi ko, mababaliw yata ako. Kaya ko pa ba ito, Lord? Alam mo, yan din yung ano. Nakatapos ako ng unang module ng online. Okay. Ang ano pa, ang ano ilang dyan? Ilang pages ang isang module? Basta madami, partner. Oh. Tapos, iniisip ko kasi baka pwede ko itong dayain. Dinaya yung harba. Hindi, iniisip ko kasi parang titignan ko yung syllabus. Oh. Tapos, kasi hindi ko nagigets masyado na parang at the end of the week kasi dapat nakalagay doon module is due. Okay. Ang ending ang pagkakaintindi ko parang sa dulo may quiz o kaya may kailangang sagutin. Yung mga ganon. Yung pala pag natapos mo na yon, ibig sabihin due na, ibig sabihin dapat by that time natapos mo nang basahin lahat ng mga kailangan basahin. Oo. Kinabahan ako ng sobra, partner. Kasi hindi mo siya binasa. Hindi naman sa ganun. Pero kasi ang dami mga in-between sa buong module, napakaraming mga tanong. Oo, yun yung napapahirap. Akala mo kasi magbabasa ka lang. Tapos hindi ko masyadong ginagalingan. Kaya nung nakita alam mo si reading lang siya eh. Hindi ko masyadong ginagalingan. May ibang akong, kasi parang, edi magta-type ka. Oo. Basta may konting kang tinype, pwede mo na maklik yung submit. Okay. Kahit walang kwenta. So may ilan doon, partner, siguro doon sa 20 na questions doon. Oo. Siguro yung mga 13 doon, minadali ko lang. Kasi nung una talagang focus na focus pa ako, mga ganyan. Tapos na-realize ko, ay shocks, pagdating ko sa dulo, wala palang quiz or wala palang kailangan i-submit. Yung kailangan pala in-between. Lang, yung in-between, yung pala yung mahalaga. At sakit ang puso ko kasi, partner, hindi ko na pwedeng balikan. Nakaka-submit mo na eh. Nasubmit ko na. Babalik ko yun na yun. Nakakabaliw. Alam mo, there are times talaga, partner, iniisip ko, lalo pag yung makatabi ko tulog na, sabi ko, bakit? Bakit, Lord, ako pinaprusahan mo sila? Sarap-sarap ng tulog nila. Gumagawa na pa rin sa laway. Yung tsaka, partner, yung naduduling ka na sa antok. Yung literally, para kang... Oo, kaya. Yung hindi mo na, yung matapos mo na, pero hindi mo na intindihan. Totoo yan. Ako, sinabihin nga ako ni girlfriend na kailangan mo mag-alat ng budget dito for coffee. Which is true pala. Dati kasi hindi naman ako masyado ma-coffee eh. Ngayon, para lang manatili. Kaya hindi, ako, I suggest you alat... Ito kasi ginagawa ko. Hindi ako maniniwala sa'yo. Ginagawa ko, partner. Isang module ka pa nga lang, hirapan ka na eh. Hindi, makinig ka. Kaya ako, isang module, partner. Kaya ako siya na-sustain. Sa lahat ng mga kailangan nating sabay-sabay na gawin, partner. Kasi sinasaktan ko ang sarili ko. Manatili akong gising. Kaya pala minsan pumasok siya, nulunas umaga, may pasa siya. Kasi sinasampal ko yung sarili ko, gumising ka. Naging masukista bigla. Hindi, tsaka alam mo, partner, naintindihan ko tuloy yung mga nagsistress eating. Oo, kasi syempre, yun na lang yung pambawi mo eh. Oo, yung parang ano, may masters ka ang taba mo. Alam mo, naisip ko din yan. May masters nga ako, may sakit naman ako. Kasi sakit-sakit lagi ng tiyan ko. May ulcer ako. Nakakaloka din ko na kaya. Nakabisado mo nga ibig sabihin ng balance sheet. Oo nga. Tapos ang... Peptic ulcer ka naman. Ako na, kinikinita ko dyan, partner. Kasi ako 12 weeks course na yung akin, partner. By the end of the 12 weeks, partner, ang taba-taba ko na. Kasi ganito ako, partner. Kasi makakapag-aral lang ako pagtulog na lahat. Kasi habang gising yung mga anak ko, I'd like to still devote my time to them. Mm-hmm. Ayoko naman na, alam mo yun, yung nalagpasan ko yung growing years nila kasi nag-aaral ako. Tapos para saan, di ba? Oo, minsan may isip ko yun. Oo, parang diba pinaglalabang ko? Diba yung ganun? Tama. So anong oras na yun, partner? 11:30. Oo, madaling araw. So talagang dami kong tinitira. Chichirya, cookies, suman. Sipi mo, alauna na madaling araw, kumakain ako ng tipas hopya.
Kasi kailangan mo magising eh, di ba? Magising. Oh, kailangan gumagalaw yung panga mo, kailangan big gumagalaw sa pattern ng katawan mo para hindi ka makatulog. Tsaka habang lumalalim ang pag-aaral, di ba? Parang halimbawa, pag kinder kanta-kanta lang. Oo. Pag grade 1 nag-uumpisa na yung math, di ba? Pag grade 2 ganyan. So habang lumalalim ang pag-aaral, mas humihirap siya nang humihirap. Totoo 'yun. Hindi mo na siya maintindihan lalo. Tapos ano 'to? Sinabi. Ako nag-brain freeze ako na kadalasan. Sobra. Nga. Pinaka-late na pagbabasa ko, partner. Alas 4 na madaling araw. Nababasa ka pa. Nasa BGC ako. Alam yung mga tao sa ano, sa coffee shop? Ay, nandun ka nagbabasa. Yung pakapalan kami ng libro, mga ganun. Ay, ganun. Pag mayaman, parang law student. Oh. Ganun. Oo, ganun nga. Ganun talaga. Pakapalan kami ng libro na feeling. Sabi ko, OA ko na. Hindi naman ako dati ganito. Sino ba ako? Hindi ko nakilala yung sarili ko. Bakit hindi na ako masaya? Nasaan yung alak? Hindi na ako nagiinom. Sabado ngayon, ba't nagbabasa ako? Sabi mo, ganitong oras, sasatimog ako eh. Hindi, pero masaya ka naman. Kahit papaano naman. Kahit papaano naman. Nakikita ko naman ng bright, yung bright side. Which is? ba't di mo masagol? Hindi ko alam hanggang sa ngayon. Ang alam ko, nahihirapan ako. Hindi, tama lang yan. Hindi mo alam, ang gulo-gulo lagi ng buhok ko. Pardon, dati na magulo yan. Matagal ng bulbul yan. O yun, so okay lang yan, partner. Ipagpatuloy mo lang yan. Alam mo kung bakit? Ito, advice ko sa'yo, partner. Ipagpatuloy. Nasa unang buwan pa nga lang ako. Hindi, ipagpatuloy mo lang yan. Ipagpatuloy mo lang yan, partner. Kasi yung girlfriend mo, achiever. Oo nga. Sorry, kailangan ko talaga ito sabihin sa'yo. Nakita ko yung post sa isang araw pa ito mag-aaral sa international. Pangalawa diba? Niya na sabi ko, tumigil ka na. Napapressure ako. Sabi ko, bakit ka maaaral na aaral? Itigil mo na yan. Ba't lahat naiintindihan niya? Yung binabasa niya ako, hindi. Dalawang bagay lang yan. Ipagpatuloy mo yung pagmamasters mo kasi yung girlfriend mo yung achiever. Or pangalawa, be a man. And tell her, itigil mo na yan. Ako ang masusunod dito sa bahay. Pag sinabi kong huwag ka na mag-aral. Dalawang options. It's up to you. Kung alin yung gusundin mo doon. Hindi ka nakakatulog. Tumigil ka pag-aaral. Joke lang. Achiever siya, partner. Oh, hindi lagi ako humingi sa kanya ng tip. Paano ka nakakasurvive sa pagbabasa? You need not compete with her. And this goes with everyone. Lalo sa mga mag-girlfriend, mag-asawa lalo. Yan, na correct. Hindi... Na kapag ka ang girlfriend mo o ang boyfriend mo ay kunyari promoted or may pagkakataon na makapag-aral sa ibang lugar, may pagkakataon na umattend ng mga seminars, dagdag kaalaman, yung mga ganyan, huwag mong pigilan ha. Kasi ano niya yun ha, personal growth, professional growth. Tandaan mo, lagi mong tatandaan, habang nag-grow siya, yung sweldo niyan posibleng mag-grow. At correct. Habang ang sweldo niyan posibleng mag-grow, friend, damay ka doon. Diba? Tama. Diba kayamanan nyo rin yan? Correct. At saka ang totoo yun, walang sino man ang pwedeng malugi ka sa taong nag-aaral. Yes. Basta nagbabasa ka, lahat yan. Sisig-sisi lang po si Chuper kasi nag-start siya at 40 years old. Bakit hindi inumpisahan ng 27? Hindi kasi nga, partner, hindi naman yun yung priority mo eh. Okay lang yung nag-enjoy naman ikaw ng bonggang-bongga. Correct. Pero inisip mo yun, sabi ko, ang gusto ko na lang talaga maging healthy at masaya. Hindi, ganyan yung pagsisisi ng kaibigan ko, partner. Sabi niya, kasi gusto niya mag-aral. Tapos, hindi niya na kaya kasi tatlo na yung anak niya. Hindi niya na talaga, alam mo yung parang... Mahirap pag time management, yung pinakang kalaban niya. Hindi naman, partner, sa she's making excuses kasi may mga iba naman na nagagawa. Kaya lang, diba, malalaman mo naman ang priority ng isang tao depende kung gaano kadaming oras ang ginugugol niya sa isang bagay. Tama. So, kung... Ang ginugugol niyang oras sa pamilya in 24 hours ay 20 hours. Ibig sabihin, yun talaga yung priority niya. Correct. Tapos sabi niya sa akin, pero pinagsisisihan ko, sabi niya, na bakit nung bata ako, nagwalwal lang ako. Yung mga kung saan-saan ko itinapon yung pera ko, sa kung anik-anik ko, sana iniaral ko na lang. Tapos sabi ko sa kanya, huwag ka magsisi ha. Sige, nag-enjoy ka naman sa mga oras na yun. Kasi kung halimbawa, ganong oras, bata ka pa, tapos nag-aral ka agad, ganyan. Diba, mas matalino ka nga, pero ikaw yung pinakapangit. Kasi maaga pa lang haggard ka na. Kasi ito yung realization ko. Kung alibawa tayo at 40, this is the time that we started to study. Tapos maisip nila na, ano ba yan, mukha silang haggard. At least 40 na tayo, partner. May rason. May dahilan. Oo, matanda na din naman kasi. Kasi aminin na natin, partner. Hindi naman
tayo bata eh. O kaya, kahit anong pagbalibalik ta rin, hindi na bata. Pero kung bawa, bata ka pala, tapos mukha ka ng matanda, oh, kakaaral, oh, may problema tayo dyan. So, this is sabi ko sa kanya, hindi mo dapat ano, hindi mo dapat yung panghinayangan kasi nag-enjoy ka naman, di ba? Correct. At saka hindi totoo 'yun, no. Kanya-kanya talaga tayo ng pinagdadaanan kasi ako habang nung nakakausap ko si girlfriend na parang pag sinama ko siya sa mga lakad ko minsan, parang sobrang thankful siya. Sabi ko, bakit? Normal lang naman 'to eh, yung mga ginagawa namin every Saturday na gumigimik. Sabi niya, hindi ko na experience lahat 'to. Oo. Diba? Pero hindi niya rin naman pinagsisisihan 'yun. Oo, hindi niya kasi tingnan mo naman 'yun achieve. Oo. Di ba? Na parang babaliktad lang kayo ngayon. Correct. Diba? Iba yung pinagugulan niya ng oras niya. Kasi yung priority niya eh. Oo, ako naman, iba yung pinagugulan ko pag inom. Yes. At pareho naman namin hindi pinagsisisihan yun. At huwag talaga. Oo, kasi huwag talaga. It what makes you eh. Halimbawa, siya, ang talino, ikaw, puro inom. Sulugbaga, ganun. Diba? Eh, fatty liver yan. Diba? Siya ang dami-daming kaalaman. Ikaw ang dami-daming alcohol sa katawan. Oh. Pagsisisihan ba yun? Hindi! Diba? Kasi pinaghirapan mo yan. Tama. Pinagaksayan mo yan ng oras. sa madaling salita, kanya-kanya po yan. Yeah. Kanya-kanya ng pagdedesisyon sa buhay. Kaya kung ikaw nagiinom ka ngayon, dihiyaan mo. Diba? Enjoy mo lang yung moment na yan. Kaya, kung siya nag-aaral, dihiyaan mo siya. Ganyan, kanya-kanyang moment. And kung halimbawa, ikaw yung tipong hindi ka pumasa, kahit na moment mo para mag-aral, hindi mo lang siguro talaga moment. Oo, naniniwala din ako, kanya-kanyang panahon talaga. So, di ba, partner, kahit halimbawa, pilitin mo man ng 4 years, kung hindi mo ipasa yan, ibig sabihin, wala kaya ni ko ba to? Ibig sabihin, ibig sabihin, hindi mo lang talaga time. Talaga yun. Ang kailangan talaga minsan sa buhay, pagtanggap. Charot. O good luck sa mga nahihirapan. Mm-hmm. Ikaw na walang ibang ginawa kundi mag-multitasking. Diba? Nanay na, labandera pa, taghatid sundo ng mga bata, nagbebenta pa ng Avon, di ba? Oo, sumasayday ng mga benta-benta kung ano-ano. Nag-insurance. Correct. Nag-network. All to make ends meet. Saludo tayo sa kanila. Tama. At saka huwag mong pagsisihan yan. Oo, lahat yan may kinahantong ang maganda. At kung halimbawa nakikita mo na ang mga magulang mo ay ganyan, ano ba naman yung, ma, thank you. Pa, tama. Salamat ah. Correct. Diba? Hindi mo alam kung ano yung kung gaano kadaming tapang, lakas ng loob at confidence yung mabibigay mo sa mga magulang mo sa simpleng pagpapasalamat. Correct. Diba? Kasi hindi po madali ang multitasking. Oh, good luck sa mga madaming gagawin. Lunes ngayon. Kaya mo yan. Lahat naman po ay lumilipas din. Okey-dokey. Sana okay sa alright ang inyong umaga. Mamaya, isa na namang kwento mula sa ating Mahiwagang Bulay. Ang ating mapapakinggan. Muli ako po si Nicole Yala. At ako naman si Cambio King Chris Juper. Na nagpapaalala. Una, magdasal ka para mabuhay ka. Pangalawa, mag-toothbrush ka para mabuhay naman iba. Yon! Ang programang walang problema. Hey, tambala na! Ay hatid sa inyo ng Bear Brand! Nako, grabe talaga panahon, partner, no? Iinit, uulan, iinit na naman. Ay, totoo ka dyan. At dahil dyan, sa pabago-bagong takbo ng panahon, yan yung daylan kung bakit kailangan ang mga bagets mas patibayin pa yung resistensya nila eh. Nako, tama ka dyan, partner. Kailangan ng tulong ng mas pinatibay na gatas pagka ganyan. Corrected by ang New Bear Brand 45 Powdered Milk Drink. Siyempre, pinag-aralan at napatunayan na ang gatas na may tibay ngayon, mas pinatibay pa. Corrected by, bakit? Siyempre, dinagdagan ng zinc versus previous formulation, tulong laban sa sakit. Ano pa, partner? More din ang calcium versus brand X base sa Rennie, 4 to 6 years old, tulong sa tamang paglaki. At dahil Bear Brand, meron din po siyang 100% vitamin C base sa Rennie. Tama, basta-basta ba yan ng 3 balanced meals araw-araw. Corrected by, kaya mami, dapat ang ibigay sa ating mga bagets ay yung gatas na mas pinatibay pa ang New Bear Brand 45 Powdered Milk Drink. New Bear Brand 45 Powdered Milk Drink is not suitable for infant feeding and is not a breast milk substitute. Alam mo, partner? Yes, partner. Sobrang type ko talaga ang Flare SH series ng Cherry Mobile, which comes in 3 different variants. Nandiyan yung Flare S8, Flare S8 Plus, at Flare S8 Pro. Uy, at balita ko lahat ito ay equipped with the latest Android 9 Pie technology. Ibig sabihin, ganun ka high-tech, ganun ka powerful ang processor nito. Mm-hmm.
Octa-core. Octa-core, aba. Diba? Tapos, ang ganda pa nito, dahil big ang memory, expandable pa up to 256 gig. Wow. At big din ang battery. Diba? Itong Flare S8 Plus partner, naku, napaka-social nito pero affordable dahil meron itong 5 AI cameras. Oh. Pop-up pa yung camera. Correct. Ang lakas makasosyal. Ito namang Flare S8, naka-wide HD plus TrueView screen at big memory. Tapos, 3,999 pesos lang. Aba, talagang presyong abot kaya mga kabisyo. Kaya kung ikaw gusto mong makita itong sinasabi namin ng Cherry Mobile phones, di pumunta ka na sa pinakamalapit na Cherry Mobile outlet sa inyong lugar. Cherry Mobile, experience intense. Always your number one. SM Radio Station.